Hi everyone, I'm Phoebe. Pag-usapan po natin yung family reunification or recongenimento familiare. Ano po ba ito? Ito po yung karapatan or derito kung saan ang isang foreign nationality na nagtatrabaho sa ibang bansa ay may karapatan mag-file ng recongenimento familiare kung saan pwede nilang makuha ang isa o dalawa or higit pang membro ng kanilang pamilya. Sino po ba ang pwedeng makuha sa recongenimento familiare? Sa recongenimento familiare, ang mga kamag-anak mo na membro ng pamilya mo na pwede mong makuha ay ang iyong asawa at ang iyong mga anak na 18 years old and below at pwede rin po ang iyong mga magulang. Hindi po porque meron pong legend ng recongenimento familiare, eh lahat na po ay pwedeng mag-file ng recongenimento familiare. Mga pwede lang pong mag-file ng recongenimento familiare ay yung... Ano po bang mga kailangan sa recongenimento familiare? Ang kailangan po sa recongenimento familiare is ang bahay, at ang kredito anuale as yung ano po kita po yearly income sa ano po sa bahay, bali magbibigay po kayo ng magka-submit po kayo ng kontrata ng bahay sa official komunale. Tapos po yung official komunale, magbibigay po yun siya ng certification kung saan nagdidikyara na yung bahay nyo po, ang sukat po ng bahay ninyo ay pwede po siya para mag tumira ng gantong karaming tao sa loob po ng bahay ninyo. Like, pwede po siya sa 5-person, 3-person, 8-person. Depende po yun sa sukat ng bahay ninyo. I-check po yun ng official komunale. Tapos po yung ready to anuale, sarebe po yung income nyo po yearly. Depende po yun sa ilang katao po kayo. So, dito po sa Italy, pag isang membro lang, kailangan po kumikita kayo a year ng at least 8,931. Pag po dalawang tao naman po, at least kumikita po kayo ng 11,909. Pag po tatlo ka tao, at least kumikita po kayo ng 14,885 euro. Pag po apat na katao po, at least kumikita ng 17,862 euro a year. At pag lima po is at least 20,839 euro a year. Ulitin ko po ha, ngayon po yung may minor po, may anak na minor age po na nasa edad po ng 14 years old pababa. So, pag po may anak po kayo, tulad ko kunwari, ay may gusto ko pong i-petition yung anak ko sa Pilipinas, may anak ako na 14 years old below, kailangan po may ipakita ko sa gobyerno na may 11,908 euro ako every year. Yan po yung dapat kong kikitain. Kapag po naman isang minor, tapos dalawa po ang anak ko, isang minor na 14 years old below, tapos yung isa naman is 15 years old hanggang 18, kailangan po may 11,908 euro. At pag naman po isang minor na 14 years old pababa, at tapos dalawa naman po yung anak nyo na 15 years old hanggang 18, o kaya kasama na rin yung asawa nyo, kumbaga, isang minor and two adults, bali, kailangan po ay may 14,885 euro kayo a year. Pag naman po isang minor na 14 years old pababa at saka tatlong adult po, ibig sabihin po is 15 years old in above, tatlong katao. So, kailangan kumikita po kayo a year ng 17,862 euro. Pag po naman dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang lima pong minor na anak,
Tapos may isa po kayo na adult na 15 na hanggang pataas po. O kaya kasama na yung asawa nyo. For example, kailangan po kumukita kayo ng 14,885 euro a year. Pag po dalawa at higit pang minor ng 14 years old pababa at dalawang adult, kailangan po ng 17,862 euro a year. Pag po dalawang minor ng 14 years old pababa at tatlong adult po, is 20,839 euro a year. Pag po dalawang minor at apat na adult, ang dami naman, eh 23,815. Tapos po, pag nakompleto niya na po yung requirements, sarebe yung kontrato po ng trabaho nyo, kung laboro indeterminato kayo, iksabihin wala pong, ay ano po siya, permanent job contract, or negosyante po kayo, ipakikita nyo po yun, yung mga tax nyo, tapos maganda naman po yung bahay nyo, may nabigyan po kayo ng certificado komunale na pwede po yung bahay ninyo na makuha ang pamilya nyo, at pumasok naman po yung yearly income nyo sa iniset na income na gusto ng gobyerno, eh, pwede na po kayong pumunta sa Ofisyo di Imigrasyon para po sa Nulla Usta di Ricongiungimento Familiare. Then, after few, hindi ko po alam kung gaano po yun katagal, pero pag nakompleto nyo na po yun, mga ilang, ano lang, I don't know if how many weeks or month, magkakaroon po kayo ng Nulla Usta per Ricongiungimento Familiare. So, pag nakakuha na po kayo ng Nulla Usta per Ricongiungimento Familiare, eh, yung pamilya nyo po sa bansa ninyo, pwede na po silang pumunta sa embassy para po mag-file ng Ricongiungimento Familiare. Directly po yun magbibigay, dahil po sa Nulla Usta di Ricongiungimento, directly po yung embassy magbibigay po yan ng visa para po makapasok sila sa bansang Italia or kung saan bansa po kayo nakatira. Ngayon, pagdating po na nila sa, for example, pagdating dito sa Italia, within, bago po umabot ng 8 days, kailangan po nilang mag-present sa Ofisyo di Imigrasyone para po mabigyan sila ng permit of stay. Na ang nakasulat po dun sa reason po ng pagstay nila dito sa Italy ay dahil po sa Ricongiungimento Familiare. At yung permit of stay nila, bibigay po yun based po sa gaano po katagal nung contract nyo na permit of stay po ninyo. Sana po ay maging utili po ito para sa inyo. At pasalamat ko rin kay Miss Kathleen Ayes Coleta purpose sa question na to. Kasi kung hindi siya nagtanong sa akin kahapon, hindi ko po to maiisip na ipaliwanag sa inyo. Marami pong salamat, Miss Kathleen Corpus. At magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po, and God bless all of you. Bye!